Simula po ngayong araw, makakabili na ng 43 pesos kada kilong bigas sa kadiwa ng Pangulo Store sa bansa. Detalye po tayo sa Ulat on the Spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Sabay-sabay na nagbukas ngayong araw ang dagdag na 20 sites ng kadiwa ng Pangulo. Sentro ng programang ito ang pagkakaroon ng abot kayang bigas para sa lahat. Ngayong araw ay ibinaba na sa 43 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga kadiwa stores. Dati ay nasa 45 pesos kada kilo ang bentahan nito, pero para lalo pang maging abot kaya ay binaba na to sa 43 pesos. Mas mura ito kumpara sa prevailing price ng mga local well-milled rice at regular milled rice na nasa 45 hanggang 48 pesos kada kilo. Target na magdagdag pa ng 169 na mga sites ngayong taon. Sakaling lumakas pa ang piso kontra dolyar at gumanda pa ang ibang mga market forces ay maaaring ibaba pa ulit ang presyo. Dito nga rin pala Connie makakabili ng 29 pesos kada kilo na bigas, pero itong 29 pesos per kilo ay para sa mga targeted sectors, kabilang na ang mga miyembro ng 4Ps, mga senior citizens, mga PWDs at mga solo parents. Samantala, maglalaan din ng 1 billion pesos na pondo ang Department of Agriculture at ang at ito isang donasyon mula kay Pangulong Bongbong Marcos para sa mga solar-powered cold storage facilities na ilalagay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Makatutulong daw ito para mabawasan na ang mga natatapon ng mga agricultural products dahil meron ng mapag-iimbakan. Connie, depende sa lugar ay maaaring iba't ibang oras ang operating hours na mga kadiwa ng Pangulo stores. Halimbawa, dito sa May Philand Drive sa May Quezon City ay 8 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon ang kanilang operating hours. Pero sa may barangay naman, sa May Mandaluyong ay 6 a.m. hanggang 6 p.m. yung kanilang operating hours. Pero ang magandang balita ay bukas ito araw-araw. Connie? Yun na nga, Babette. Ano? Para doon sa mga gustong bumili ng 43 pesos per kilo ng bigas, eh balita natin, only ang pwede mong bilhin na kilo ng bigas, eh, no? Walang limit. Pero ang isang tanong dyan at ang sinasabi nga na maaaring maabuso, eh baka naman may mga bumili daw na traders, no? At ibenta rin ito sa mas mahal sa ibang mga pamilihan. Paano yung safeguard sa ginagawa nila para hindi ito maabuso? Maganda nga, Connie, na itanong mo yan para malinaw natin doon sa mga manonood ngayon. Dahil etong simulan ko muna doon sa 29 pesos. Yung 29 pesos kada kilo kasi may limit yan na 5 kilos a day lang ang pwedeng bilhin ng, for example, isang senior citizen, isang solo parent, or isang PWD. Basta dapat meron silang dalang ID. Pero dito nga sa 43 pesos sa ilalim ng Rice for All program ay para sa lahat at unlimited nga. Pero ang sabi rin naman ng mga nagtitinda ay hindi naman sila magbebenta ng persako, kumbaga per kilo pa rin ang kanilang bentahan, para naman masiguro na ito ay for private consumption lamang ng mga mamimili. Connie? Oo, pero sa ngayon ba, meron pang supply na marami-rami pa at ang balita natin, marami rin talagang pumipila dito sa Rice for All na 43 pesos ang kilo eh. Mm-hmm. Tama ka dyan, Connie, lalo na kapag ka nagkakabukas pa lang nung kadiwa ng Pangulo, talagang maraming pumipila, lalo na kapag ka morning. Yan talaga yung kasagsagan na maraming bumibili. Pero ang maganda dito ay nakipag-partner ang Department of Agriculture sa iba't iba mga kooperatiba para masiguro na merong masusupply na mga bigas. At hindi lamang mga bigas, pati mga ibang agricultural products kagaya ng gulay, pati na rin na mga condiments, mga manufactured items o mga manufactured products ay talaga rin ibinebenta rin nila dito sa kadiwa ng Pangulo. At ang maganda dito, Connie, ay yun nga, malilesen yung mga chances na merong mga matapon, kagaya ng mga minsan meron tayong nakikita ng mga tinatapon na overproduction ng kamatis o ng carrots. Ngayon daw, dahil meron na nitong direct market na nakalink yung mga farmers, ay mababawasan na yung mga pagkakataon na merong mga masasayang na mga agricultural products. All right. Maraming salamat, Bernadette Reyes.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.